So yun mga kaibigan, nagbabalik po ulit si Germ Show. At nandito po ulit ako sa aming kumpanya dito sa South Korea. So ngayon mga kaibigan, pag-uusapan lang natin kung nasusunod nga ba ang kontrata dito sa South Korea. At syempre bago ang lahat na yan, mag-intro muna tayo. Okay. So yun mga kaibigan, pag-usapan na natin kung nasusunod nga ba ang kontrata dito sa South Korea. So iba-ibang diskarte naman mga kaibigan yung kumpanya dito. Depende kung malaking kumpanya at family business. Alam naman natin na bago tayo umalis ng Pilipinas, bago tayo lumipad, ay meron na tayong kontrata na pipirmahan. So doon nakapaloob kung anong klase ng trabaho natin, kung anong posisyon natin. So sa katulad ko, machine operator yung nandun sa description job ko. At bonus na lang kung may pasok ng Sabado. Nakalagay din doon kung libre yung bahay natin at yung pagkain natin sa loob ng isang araw. So sa kumpanya ko mga kaibigan, yung libreng pagkain ay sa tanghalian lang. At doon sa bahay naman, mayroong kaltas na 100,000 Korean won. O umigit ko mo lang na 4,000 pesos. At ngayon nga, 2021 ay nadagdagan pa. Naging 7,000 pesos yung kaltas ng bahay namin. Dahil nagkaroon ng increase, ayun, nag-increase din yung kaltas ng bahay. Pero okay naman, dahil sa ibang kumpanya, mas malaki pa yung kaltas nila. Yung 7,000 na yung mga kaibigan, sa bahay lang yun. Wala pa yung mga tubig, kuryente at wifi na ginagamit namin. So amin lahat yun, kaltas lahat. Sa madaling sabi, halos nasunod naman lahat. Maliban nga dun sa pagdagdag nung bahay namin. Pero sa ibang kumpanya mga kaibigan ay ibang-iba. Nasa kontrata na, libre yung pagkain at yung bahay. Pero pagdating dito, kaltas lahat. So yun ang mas mabigat kasi umasa ka na. Tapos pagdating dito, hindi naman pala matutupad. At tulad nga nung nasa kontrata natin, kung anong description job natin, halimbawa machine operator, ay hindi naman nasusunod yun pagdating dito. So pagdating dito sa South Korea, ay all around na yung trabaho mo. Tulad sa akin na machine operator yung pinirmahan ko, pero pagdating dito ay ulanod na. Mahawak ko ng machine at nag-assemble at the same time talagang pinag-wielding din ako. At syempre, pinag-grinder din. Doon sa mga kaibigan natin na pumirma ng kontrata, kung anong nasa description job nyo, huwag nyong asahan na yun lang talaga yung trabaho nyo pagdating dito sa South Korea. Dahil talagang gagamitin kayo ng mga Koreano. So kung anong pwedeng luto sa'yo, ay yun ang gagawin mo. At syempre, trabaho naman yung pinutan natin dito. Syempre, susunod tayo. So yun lamang po mga kaibigan. So iba-iba at depende sa kumpanya. May kontrata na nasusunod at may kontrata naman na hindi. At syempre mga kaibigan, dahil may oras pa, magtatrabaho ulit ako. Okay.
Palit ako ng breathing wear. So yung gamit ko kanina, yung flux, ang lakas ng usok, at ngayon naman yung solid wire. So tignan nyo yung pinakaiba, mas kumpi yung usok ngayon kumpara kanina sa flux wire. So tignan nyo. Gatagi na yan na tanajuno. Nan amu mai do hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga. Neul boneun sungan ihaega deosseo. Maebon ya 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 ya. Bullo neul ya 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 ya. Nae maeumeul gobaekhareogo. Taimingman boneun na. Geureon naeul an bomyeo. So Shimmy so man jinnde.
So ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang ulit at nakita nyo yung ginamit ko ngayong araw. Solid at yung flux wire natin. So maraming salamat po ulit. God bless.